Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to share with you my experience upon using this Supla Flawless Papaya Soap Super Skin Whitener. So ito siya guys. So pakita ko lang siya sa inyo guys ng malapitan. Ayan. So ito yung itsura niya sa loob. Ayan. So pakita ko na lang siya sa inyo. So itong Supla Flawless Papaya Soap na to is 60 grams and manufactured by ARKM Philippines. So yung last pa ng product is 3 years. So manufactured siya last 2019 and will expire on 2022. So ayan siya guys. Nabili ko siya sa Shopee, sa store na Supla Flawless Best. Parang hindi ko lang sure kung yun yung tamang store. Pero kasi meron pa kasing ibang store na nagbebenta nito. And doon ako kumuha sa Supla Flawless Best kasi parang ang daming umu-order doon sa shop na yun. And binasa ko naman yung mga review ng mga products, okay naman siya. So, kaya doon na lang ako sa store na yung umu-order. So, ano-ano nga ba yung mga kiniklaim ni Supla Flawless na sabon? So, meron siyang vitamin A and E added. So, a natural and organic soap with 6 active ingredients. So, yung procedure ng paggamit niya, of course, you have to rub it gently sa yung face at body, then rinse for best result. Gamitin niya siya daily, and kung meron namang mga irritation, of course discontinue yung paggamit. So pwede siya sa face and body, and you can see daw the result within 2 weeks. So isa pa sa mga ingredients ito is meron din siyang glycerin, collagen, and L-glutathione. So, ang ganda nito kasi meron siyang collagen. Di ba pag collagen, so meron siyang anti-aging factor and L-glutathione na nakakapagpaputi talaga ng skin. So, ito, a little bit story lang. Share pa lang din sa inyo, guys. Kasi nga, actually, natensya na kayo, guys, kung medyo maingay yung background ko kasi medyo malapit ako sa kanila. Actually, itong product na to, is na-try ko na siya last 2014 pa. Bali, may nag-alok lang sa akin itong product na to. Nag-work kasi ako dati sa mall. Then, may nag-alok sa akin ng product na to na ito nga doon yung mga ginagamit ng mga taga-bangko, kaya loose ang puputi ng mga gano'n. So, na-zero stock ako. So, yun nga. Bumili ako nito ng mga ilang piraso. And also, meron pa itong kasama ng bleaching cream na inalok din sa akin. So, yun na nga guys. So, nung inalok siya sa akin, nagustuhan ko naman siya at yung na-try ko last 2014 pa to ha. Super effective talaga nitong sabon na to. Ito yung soap na ginamit ko bago pa ako mag-Kojic. Si Kojic soap kasi lately ko lang siya naginamit. Siguro mga nabasa na una to kaysa kay Kojic. Kaya lang kaya ako napatigil dito kasi nga wala akong mabilhan ng product nito. So, buti na lang talaga. Nakita ko doon sa Shopee and then sabi ko nga, hindi lang ako sure kung yung nasa Shopee is same lang din ba nung nabili ko, nung na-try ko last 2014. So, hindi ako sure. Kaya, bumili ako nito sa Shopee, mga 6 pieces lang. And, sabi ko, 15 pesos lang naman. So, try na rin natin. So, bali yung 6 is 90 pesos lang. So, 6 na piraso lang. So, ayun. Nakakaisang sabon na ako. And, so far naman, okay naman yung result niya sa akin. So, tinry ko siya sa face ko. Although may sabon na ako para sa face, so tinry ko pa rin siyang gamitin sa face for mga, siguro mga twice lang. Kasi nga, yung aking face is medyo sensitive siya, so hindi talaga ako mahiling mag-try sa face. So usually, puro sa body lang. So naka-stick na talaga ako. Ano yung ginagamit kong sabon sa face, yun na lang muna. So yun. Pero pag sa body, okay lang mag-try ako ng kung ano-ano. So, yun na nga guys. Nung na-try ko siya mga twice lang sa face, hindi naman siya nangatid. Kaya lang, syempre, nag-stick na rin din ako sa product na ginagamit ko. So, itong soap na to is ginagamit ko lang siya sa body. Although, pwede rin ko sa face and body ha. Pero for me, ginagamit ko lang siya sa body. So, binabawad ko siya sa katawan ko ng mga, I think, mga 10 minutes. 10 minutes lang. Then, after ng 10 minutes, banlaw na. Pero sa face, nung tinry ko siya sa aking face, siguro mga seconds lang. Wala pang 1 minute. So, hindi ko siya tinagal ng ganun katagal. Kasi nga, medyo sensitive siya. Ayoko nung masyadong umapde yung aking balat. So,
ito nga, 10 minutes ko lang siya bababad sa katawan. So, yun, banlaw na. And napansin ko dito kayo sa soap na to after using this, yung maubos ko na isang soap na ganito is, nagkaroon ako ng mga, ano yun, yung pagpapalit ng balat. So, nagkaroon ako ng konting peeling lang. So, kagandahan lang ito, guys. Lalo na kung gusto nyong mag-exfoliate ng skin nyo, pwede nyo itong itry kasi meron siyang ganong eksena yung ginagawa sa ating katawan. So, lately kasi hindi ako masyado nag-feel ngayon ng skin. So, maganda rin talaga na nag-exfoliate tayo ng skin natin para matanggal yung mga dead skin cells niya, para mag-renew ulit yung ating skin and then parang pampapuhi na rin kasi natatanggal talaga yung mga dead skin cells natin. So, yun lang guys ang share ko sa inyo dito and ano pa ba? When it comes sa mansong effectivity kung nakakapagpaputi, yes po, nakakapagpaputi ito. Kahit isa pa lang yung nagagamit ko. Kasi nga, natry ko lang nga ito last 2014 pa, sabi ko sa inyo. Napatigil lang talaga ako. Kasi nga, ang hirap hanapin ang product na to. So, parang sa Shopee lang ako nakakita ulit nito. So, matagal. Meron dito sa Facebook, kaya lang, maramihan yata yung pag-order. Parang, ano, bundle-bundle. Kailangan masama dami agad. And, siyempre, hindi naman tayo nakakasigurado na yung na-try ko last 2014 is yun din yung bibiliin ko sa Facebook. So, hindi ako makasure. Kaya lang, sobrang dami yung kailangan din. At least, sa Shopee, pwede kang mag-try ng mga dalawang piraso muna kung ano, na-try lang naman, diba? So, yun lang guys, ang share ko sa inyong lahat. And yun na nga guys, dito na mag-i-end itong video na to. And kung meron pa kayong questions, comment down below lang. And also, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!